Hi guys, it's Diana Jean. So our tutorial for today is all about how to add product on your shop. So guys, kung gusto nyong matuto kung paano ba mag-add ng product sa ating pinaka-shop, so para sa inyo ang video na ito. Keep watching! So, una muna guys, punta muna tayo sa ating Shopee. So, click nyo lang ang Me. And then lilitaw yung My Shop. So familiar na kayo siguro dyan kasi may mga tutorial na akong ginawa para malaman kung saan yung pinaka shop nyo. Okay, so click lang natin ang My Shop. Ayan, so dito natin makikita yung My Products, Add New Products, Seller Balance, My Income. Ayan, lahat ng mga settings ng Shopee natin nandiyan na. So, punta muna tayo dito kay Add New Product since mag-a-add tayo ng product sa ating shop. Okay? Just click Add New Product. And then, ayan yung lilitaw guys. Add photo, yung product name, product description, category, price, stock, lahat. Variation, shipping fee, condition, pre-order, ayan. So, i-fill up natin yan guys. Kailangan natin i-fill up yan para ma-publish natin and lilitaw na siya sa ating Shopee. Okay, add photo natin siya. Kailangan syempre guys, pag mag-a-add tayo ng product, kailangan meron siyang specific na photo yung binebenta natin. Pwede dito, ang alam ko, pwede dito ng 8, ganyan. Depende sa kung gusto mong pictures na i-upload. Pwede rin guys na isa lang na photo yung i-upload mo. Pwede rin naman. Okay? Add tayo. Add photo. And then, punta tayo sa photo library. Ayan. Punta tayo dito sa ating eto. Ayan. Halimbawa, eto guys. Mag-upload lang ako ng isa or pwede rin naman na dalawa. So, isa lang muna yung upload natin. Ay, pakita ko sa inyo kung paano muna. Okay, i-upload lang natin tong isa. Ito, yan. So, click natin siya. Pwede dalawa ito. Pagka-pares naman siya. Okay, hintayin natin siya, guys. Maglo-loading yan, pero lilitaw din siya. So, pwede ka nang mag-proceed dito sa product name. So, halimbawa ito, US Polo Long Sleeves ang lalagay ko. US Polo Long Sleeve. XL. Ayan. XL. So, yung product description ko, hindi ko na siya gaanong masyadong mahaba kasi kung masyado pa ako maraming sasabihin. Kasi minsan guys, pag marami kang description dito, matagal siyang mag-publish. So, yung ginagawa ko kasi, based on my experience guys, napapublish agad siya kapag konti lang yung description na nilalagay mo. For example, ito yung akin, no? Uli, ikakopy ko lang to. Ginagawa ko ganito lang. Ayan. Ayan. Kinakopy ko lang siya. US Polo. Ayan. Since XL yung ating polo long sleeve, nilalagay ko lang siya dyan. And then, color niya. Lalagay ko color. Stripe ang nilalagay ko sa kanya. Stripe. Stripe blue. Ayan ang ilalagay ko. So, ilalagay ko pala dito sa taas na pre-love siya. Pre-love. Yes, ayan. Pre-love clothes. Para alam nila na pre-love yung binibenta mo. Ayan. Pre-love clothes. Ang nilalagay ko guys, ang ginagawa ko dito, kinakopy ko lang siya. Copy, ayan, kinakopy po. Kinakopy ko and then paste lang. Copy paste lang ako guys, ayan.
Gusto kasi ng ano, madami siyang description eh. So, ayoko naman yung masyadong madaming description. Ayan, kinakopy ko lang siya. At the same time, ang pinaka-advantage kasi nito, guys, kaya konti lang yung description ko and then kinakopy ko lang siya, agad siyang napapublish. So after nito, guys, mapublish na agad siya. Agad siyang mapupunta sa pinaka-shop ninyo, okay? So, next natin is, dito na tayo sa choose category. So, kung since polo siya, dito tayo sa men. Ayan, men's apparel. Yan. Dito tayo sa men's apparel. Ayan. Pwede mong specify, guys, kung ano siya, kung shorts, yung kung long sleeves, tops, ganyan. So, pwede mo naman ilagay na others kung wala kang pagpipilian. Ako, tops, ilalagay ko, polo shirt, ayan. Wala, casual shirt. Eto na lang siguro ako. Polo shirt, ayan. Yan na lang siguro, guys. Ayan, kapag nalagay na yung category ninyo, merong lalabas na brand dyan, material, fit, color type, ayan. Medyo mahirap kasi pagdamit. So, kailangan natin i-fill up yan. So, ako wala naman siyang brand. No brand ang ilagay nyo. Ayan, no brand. Then, material. Kung cotton yan, fleece, knit, lace, ayan, pwede nyo siyang ilagay. So, nalagay ko na lang na mix siguro. Mix, ayan. Tapos, fit. Ano siya? Regular? Siguro, regular na lang ang ilalagay ko. Ayan. And then, color type. Color type, medyo polo color siya. Okay, yan. Click na natin yung, ayan. Okay na siya, diba? So, dito tayo sa price. So, mag-set lang tayo ng price kung anong gusto nyong price. So, ako, lalagay ko lang 150. Since, kasi pre-love lang tayo. Okay. So, stock natin. Stock, isa lang ang ilagay natin. Ayan, one stock lang tayo. Depende sa stock nyo, guys. Kung halimbawa madami yung damit na or mga materials na binibenta nyo. So, it's up to you kung ilan yung ilalagay nyo. Dito sa variation, guys, pwedeng wala na siyang variation kasi isa lang naman yung product na in-upload ko. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung if dalawa yung mga products at magkaiba sila ng kulay, dun natin ilalagay. For example, dito guys, meron siyang nakalagay na black. Kung black yung polo na in-upload mo, okay? Kung small ba yan, medium, eto, iyan mo lang siya, click mo lang siya dyan, and then okay na siya. Pero since ako guys, isa lang naman yung in-upload ko, so no need nang i-fill up yung variation natin, okay? Next na tayo, pwede naman kasi yun guys, pwede nating ma-skip yung variation kung ayaw nyo naman. Pati dito sa wholesale, pwede rin naman. Pero kung meron kayong wholesale, halimbawa, pag minimum of 5 orders, mag-iiba yung price, ganyan. Pwede naman ninyong i-fill up ito, okay? Sa akin kasi wala naman. So, next na tayo. Ayan. Next na tayo, shipping fee. Ayan, dito na tayo sa pinaka-importante, okay? Sa akin kasi guys, depende sa JNT ninyo if maselan sila. Meron kasing mga JNT na talagang tinitimbang muna nila yung ano, every parcel na binibigay mo sa kanila. So sa akin naman na na-notice ko naman na kahit ano yung ilagay ko dito sa width, length, and height, hindi naman nila tinitignan yung exact weight ng aking mga parcel. So ang nilalagay ko lang dito, pwede nyo lang siyang tansyahin guys kasi kung sanay na kayo sa pag-pack ng mga parcel ninyo, no need na ninyong timbangin yung mga parcel ninyo, okay? So, based sa akin kasi, since polo naman yun at medyo magaan, so 300 grams lang siya. Para sa akin guys, sa mga 300 na siya. So, wait lang. 300 grams, 0.13. Ayan. So, 300 grams siya. Mag-set lang tayo ng width.
Yan, kumyari, lagay natin siya ng 20. And then, lagay natin dito 15. Height, 23. Ayan, okay. Okay na. So, ayan, save na natin siya. Okay na siya. Condition niya, kung new yan, lagay mo ng new. If used naman, so lagay natin ng used kasi free love nga tayo, guys. Okay? Click natin yung used. Ayan. So, okay na siya. Hindi ko na siya, no need ko na siyang lagyan ng pre-order, guys, ha? Kasi yung pre-order, for example, yung pinaka-product ninyo is kailangan talagang galing muna sila sa mga tahian, ganyan. So, kailangan nyo silang i-pre-order kung hindi naman sila on hand. Pwede nyo lang gamitin yung pre-order na to kung hindi naman on hand yung mga products ninyo. Okay, since ako on hand kasi, no need ko na siyang i-on. Okay? So, publish na natin siya. Wala na tayong nakalimutan kasi, guys, hindi naman ito magpa-publish. Hindi yan mag-orange ang kulay niya yung dito. Hindi siya mag-orange if may mali ka or may mga na-miss kang na i-fill out, okay? So, i-publish na natin siya dyan. Okay, publish. Ayan, loading lang siya, guys. Ayan. So, tignan natin kung na-publish nga siya kanina. Okay, ayan. Listed successfully. So, makikita nyo, guys, kapag successful yung pagpa-publish ninyo, lilitaw agad siya sa ilalim ng inyong shop. Okay, wait lang. Lilitaw agad siya. Ayan, pwede nyo nang i-cross dito kasi successfully na siya. So, after that, pwede nyo siyang i-boost. Okay? Ayan. Okay na siya, guys. Okay, that's it. So, I hope may natutunan na naman kayo sa ating bagong tutorial for today. Thank you for watching!